Apat na halaman na swerte at mag-a-attract ng yaman at pera sa buong pamilya. Ito po ay ayon sa paniniwala ng mga Incik na ang mga halamang ito ay magdudulot ng swerte para sa buong pamilya. Lalong-lalo na kung ito ay ilalagay mo bago sumapit ang Lunar New Year o ang Chinese New Year. Ngayong taong 2024, ang Chinese New Year ay papatakpo o tatapat sa February 10. Lagpas po ito sa February 4. Napakahalaga na meron tayong mga halaman sa tahanan upang magkaroon tayo ng dagdag na growth energy mula sa mga ito. Meron po tayong patchy chart at dito natin nakikita kung ano ang kinakailangan natin ilagay sa ating mga tahanan. Kabilang sa mga masuswerte ngayong taon ay ang paglalagay ng tubig, ngunit napakahalaga rin ang pagkakaroon ng mga halaman sa tahanan. Sapagkat ang growth energy ay maaari mong maipasok o madala sa tahanan mo sa pamamagitan ng mga buhay na halaman. At tayo ay bumabase sa kategorya ng halaman na ating dinadala sa ating tahanan. Ang mga halaman na indoor plants ay dapat pong ilagay sa loob ng bahay sapagkat pag yan ay inilagay mo sa maaraw at nasunog ang dahon, yan din ang magiging epekto sa iyo. At kapag ang outdoor plants ay inilagay mo sa loob ng tahanan mo at yan ay namatay dahil sa kakulangan ng sikat ng araw, ganun din po ang mangyayari. Napakahalaga na alam natin ang mga halaman na dinadala natin sa ating tahanan dahil maaaring maging kabaliktaran ang epekto nito sa atin. Ang video ito ay tatalakay sa mga halaman na maaaring ilagay sa ating tahanan o negosyo. At ito po ay pinaniniwalaan na magdadala ng swerte sa pananalapi at yaman. Palagi po natin tatandaan, ang lahat ng inaakit nating swerteng enerhiya ay maaari pong magdulot ng swerte sa atin. Ito ay dumidepende po sa kung paano natin ito ginagawa at kung paano tayo naniniwala sa mga ito. Isa sa pinakamaswerteng halaman ay ang ZZ plant o welcome plant. Ang welcome plant ay pinaniniwalaan na umaakit ng swerte sa pera para sa buong taon. Dahil ang halamang ito ay kayang mamuhay kahit hindi mo diligan. At kabilang din ang halamang ito sa mga halaman na pinaniniwalaan na kapag inalagaan mo ay hinding-hindi ka masasain sa pera. At ganun din na kapag ito ay iyong napabulaklak, ikaw ay mananalo sa sugal. Ang halamang ito ay swerteng ilagay sa harap ng ating front door. Kailangan po dalawa po sa magkabila ang sign ang ilalagay natin kung ito po ay ilalagay natin sa front door. Sapagkat ito po ay indoor plant, maaari po itong ilagay sa ating living room at ganun din po sa southeast area. Ito po ay umaakit ng swerte sa pera para sa buong taon. Fortune plant. Kabilang din sa mga swerteng halaman ay ang fortune plant. Ang fortune plant po ay maaari nating gamitin bilang pampaswerte sa paglago ng negosyo. Kung nagnanais po kayo ng business growth o paglago ng negosyo, maaari kayong kumuha ng 5 tangkay o 5 stalks ng fortune plant at talian ninyo ng red ribbon at ilagay ninyo yan sa living room o sa southeast area ng inyong tahanan. Ang fortune plant ay maaari din gamitin kung nais ninyo na isang tangkay lang ang inyong gagamitin. Ito po ay tinatawag na lucky lamp. Swerte din po yan. Swerte po yan na nakalagay sa harap ng tahanan at ganun din sa east area. Sapagkat ang fortune plant po ay nagbibigay po ng magandang kapalaran sa mga taong nag-aalaga nito. Meron ba kayong Sansevieria o tinatawag nating mother-in-law's tongue? Ang halaman po na snake plant ay napakaswerte sa mga tahanan na mababa ang ceiling.
Kung ang tahanan ninyo ay mababa ang siling o mababa ang bubong, maglagay po kayo ng snake plant sa inyong living room or sa inyong front door upang maitaas po ang enerhiya at makakatulong po sa paglago ang halamang snake plant. Kabilang din po yan sa mga masuswerteng halaman at maaari nating ilagay yan sa ating tahanan. Money plant. Ang money plant ay pinaniniwalaan na umaakit ng swerte sa negosyo. Maaari itong ilagay sa north kung nagnanais ng maraming customer o ng maraming oportunidad sa hanap buhay. Ang money plant po ay napakabisang pampaswerte ng mga taong nagnanais na iba't ibang uri ng oportunidad sa kanilang buhay. At maaari din pong gumamit ng lucky bamboo at maaari din itong ilagay sa dining table. Ilagay po yan sa tubig. Kailangan po nakalagay sa tubig ang ating mga lucky bamboo kung yan ay ating ilalagay sa ating living room o sa ating dining table. Maaari din po ang lahat ng uri ng money plant. Maaari nyo pong ilagay yan sa inyong tahanan. Talian nyo lang po ng red ribbon para po ma-activate ang ating mga money plant. At maaari din po kayong maglagay ng mga potted orchids. Ang orchids po ay nagre-represent ng wealth and abundance at nagbibigay po yan ng proteksyon sa mga taong nag-aalaga dito. Marami pong kapakinabangan ang pagkakaroon ng orchids, hindi lamang po ang pagdudulot ng swerte o ang prosperity at abundance, nagbibigay din po ng proteksyon ng orchids sa mga taong nag-aalaga. Ang paglalagay ng oregano, basil. Ang mga halamang ito ay maaaring kumontra sa mga negative energies. Kaya kailangan isama natin ang mga halamang ito upang magkaroon tayo ng proteksyon laban sa mga negative energies na maaaring pumasok o maaaring nasa paligid ng ating tahanan. Pinakamaswerteng kulay sa 2024 ay ang blue at black. Ang mga kulay na ito ay nagre-represent ng flowing water kaya't nagdudulot ito ng swerte. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito bilang ating kasuotan sa araw-araw ay nagdudulot na mapalakas ang ating mga swerte sa buhay. At maaari din natin gamitin ang mga kulay na ito bilang kulay ng ating mga kortina at ganun din ang kulay ng ating mga rugs. Ang mga kulay na ito ay magdudulot po ng paglakas ng negosyo, ganun din ang malaking kita at iba't ibang uri ng oportunidad sa buhay. Maaari din gumamit ng totoong water elements at maaari itong ilagay sa north area upang manatili ang ating swerte para sa buong taon. Ilan lamang ito sa mga halaman na po pwede natin gamitin upang makaakit tayo ng swerte ngayong 2024. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.